morning mga kagro. Welcome ulit sa aking channel. Nandito na naman tayo sa aking bakuran. Ito yung bago kong tanim na kalabasa mga kagro. Yan, mapapansin ninyo, napakaganda. Sa previous kong video mga kagro, naipakilala ko sa inyo ang lalaki at babaeng bulaklak ng kalabasa mga kagro. Ngayong umaga, ituturo ko sa inyo ang limang paraan kung paano maparami ang bunga ng inyong mga tanim na kalabasa. Ang unang paraan mga kaagro ay dapat pumili tayo ng magandang lugar na kung saan nasisikatan ng init ng araw at syempre dapat malapit sa source of water o ang pinagkukunan natin ng tubig. Pangalawang paraan mga kaagro ay dapat mag-apply tayo ng organikong pataba tulad ng karabaw manure o chicken manure. Pero yung iba mga kaagro ay nag-apply sila ng commercial fertilizer. Pero ako mga kaagro, karabaw manure at chicken manure lang ang ginagamit ko. At ang pangtatlo mga kaagro, ang pagtatanggal ng mga damo dahil inaagaw ng damo ang nutrients na nilalagay natin sa lupa. Mga kaagro, kailan nating tanggalin tong mga damo dahil isa pa to sa pinagtitirahan ng mga insekto tulad ng tusok na sumisira ng bunga at yung mga tinatawag nating squash bugs kinakain at iniitlogan naman nito ang mga dahon mga kaagro. Ayan mga kaagro, kailan nating tanggalin tong mga damo. Dahil dito nakatira yung mga ibang insekto na pwedeng sumira dito sa ating tanim na kalabasa. Ayan mga kaagro, tulad dito may mga damo sa kanyang mga sanga. Dapat araw-araw tinatanggal din natin ang mamaliliit na damo. At ang pang-apat naman mga kaagro ay yung tinatawag nating hand pollination. Ang hand pollination mga kaagro ay isinasagawa lang ito sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. At hindi na pwedeng lumampas sa ganong oras mga kaagro. Dahil ang bulaklak ay pwede nang masira dahil sa init ng araw mga kaagro. Ang hand pollination mga kaagro ay ito yung ipollinate natin ang lalaking bulaklak sa babaeng bulaklak ng kalabasa. At ang panglima mga kaagro ay dapat mag-pruning tayo palagi. Tanggalin natin yung ibang mga talbos para ang susunod na tutubo ay mga bulaklak mga kaagro. At mahalaga ang pagpupruning mga kaagro para lumaki ang mga ibang sanga at ang mga bunga. Ayan mga kaagro, maghanap tayo ng talbos at kailangan nating i-pruning. Ang pagpo-pruning mga kaagro, kailangan ginagawa natin din to sa araw-araw. Maghanap lang tayo ng talbos. Ito mga kaagro, mayroong talbos dito. Ayan mga kaagro, may bunga doon sa isang sanga. Tapos ito, may talbos siya dito. At ito mga kaagro, kailan natin itong putulin. Ayan mga kaagro. At pwede pa nating mapapakinabangan to dahil igugulay natin. Mula dito mga kaagro, ang susunod na tutubo na ay
bulaklak na mga kaagro. Maraming salamat. See you on my next video.